Inilibing na ang ilan sa mga bangkay na mayigit 100 believed inmates na nadiskubring nakatenga sa morgue ng isang funeral home sa Muntinlupa. Hanapin naman daw ng Department of Justice ang pamilya ng mga inmate para ipaalam kung maaaring isa-ilalim sa autopsy ang mga labi. Nasa front ng balitang yan, si Gary De Leon. Sinulatan na lamang ang mga pangalan ng mga bagong palitadang nitso sa NBP Cemetery sa Muntinlupa. Palatandaan ito ng pagkakakilanlan ng 10 believed inmates na inilibing sa cemetery ngayong araw. Ayon sa Bureau of Corrections, ang mga inmates na ito ay nasawi sa iba't ibang karamdaman noong pang January 2022 na tila inabandono na raw ng kanilang mga kamag-anak. Bahagi rin ang 10 inilibing na inmate sa 176 na bangkay ng believed convicts na nadiskubre ng Bureau Officer in Charge Gregorio Katapang sa morgue ng Eastern Funeral Home sa Muntinlupa. Ang bilang naman nasawi ay mula pa noong December 2021. Ngayong buwan lamang 7 ang naitalang namatay sa NBP na nasa morgue ng Eastern Funeral. Paliwanag ng Bureau Corps, ang paglilibing sa 10 inmates ay may tuturing na nasa regular schedule. Ayon kay Katapang, kapag lumalagpas sa 90 araw ang mga bangkay, ay inililibing na ang mga ito. Sa record ng NBP Hospital, atake sa puso at respiratory failure ang mga pangunahing dahilan ng pagkasawi ng NBP inmates. Pero sa ngayon ay hindi para malinaw kung nagamot pa sa ospital o kusa na lamang namatay ang 176 inmates. Wala kaming history. May ipapacheck ko kung sa ospital namin kung paano yan individually ang mga kaso nila. Pero sabi ni Katapang, posibleng dahilan ng korupsyon at mismanagement sa bilibid kung bakit napabayaan ang mga sakit ng inmates. Part of mismanagement kasi bakit naman na naipon ng ganung kadami na yung mga patay na hindi na iaparating sa mga kamag-anak. Hindi rin daw agad na abisuhan ng pamilya ng mga nasawing inmates, kaya dumami sila sa morgue ng Eastern Funeral Homes. Maaari rin daw na itinago ito sa mga pamilya o walang maayos na record ng mga namatay na believed inmates. Kasi nga, dapat ipinapublish yan eh. Para na widest dissemination. Pero hindi ito na-publish, sir. Hindi nga, kasi nilihim o whatever, no? O walang sistema, yun na walang protocol eh. Pinaimbestigahan na rin ni Katapang ang doktor ng NBP Hospital na si Dr. Henry Fabro na sumuri sa mga namatay na inmates. Si Fabro rin kasi ang doktor na nagsabing namatay sa COVID-19 ang mga high profile inmates tulad ni JV Sebastian. Nangako naman daw si Dr. Fabro na makikipagtulungan siya sa investigasyon. Sabi naman ni Justice Secretary Boying Remulla, hahanapin nila ang pamilya ng mga nasawing inmates para ipaalam kung maaaring ipa-autopsy ang mga bangkay. Ito ay para malaman ang dahilan ng kanilang pagkamatay. We'll give you the list of the 176, including the reported cause of death. We're in negotiations already with the UP College of Medicine, not PGH, no, but the UP College of Medicine for the bodies. No, we will try to locate the families first, ask for their permission, if possible. Kasi papa-autopsy muna natin, and then if possible, just be used for the pursuit of science for UPPGH, for UP College of Medicine. Para naman daw sa mana ilibing na, maaari naman daw na hukay ng mga labi kung may duda sa kanilang pagkamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.